Okay, so let's proceed. Number 21 'yan sa inyong ano, sa inyong hawak-hawak. Number 21 'yan, pero sa akin number 1 lang. So, it is designed to hold back delight and prevent elation. Ano daw ito? It is designed to hold back delight and prevent elation. Ano ang sagot natin mga kachipopoy dito? Okay, isa-isay muna natin mga kachipopoy ha. Ano ba yung halation? Ano ba yung halation? Ayan, ano yan? Halo. Okay, halo. Hindi yan yung ano ha? Hindi yan yung paningin mo nagdodoble, umiikot. Hindi yun halo. Mas lalong hindi kinakain ito. Pag sinabing halo sa photography, ano naman? Bright. Yeah, a bright light round. Okay. Object. Next, example natin ng ano, ng halo. Ano yung example natin ng may halo para mas ano kayo? Mas aware kayo. Ano yung example natin ng halo? Moon, oh, yung paligid ng moon, di ba? Yan, yung sa Saturn, di ba? Natandaan nyo yung pinakita sa Saturn, di ba? Pag ano yung sa may Saturn na, ayan, very good, buti natatandaan nyo. So, ito ngayon, ang sabi nito, ang trabaho nito, i-prevent niya nga yung bright light around the object. Okay? Ang film is a sensitized material. Material. O, tanggal na yan. Yung film. Tanggal ka. Motion and yung sensitive yan. Sensitive layer. And sensitive layer of the film. Okay? Kapag emulsion, sensitive layer of the film. Tanda na. Ano yung meron sa loob ng emulsion na sensitive substance? Merong sulfur halides. Okay? Merong sulfur halides. Ano yung pagkakasunod-sunod ng ano? Emulsion. Pagkakasunod-sunod ng emulsion. Diba? Ano yung pagkakasunod-sunod ng emulsion? Blue, green, diba? Pagkakasunod-sunod ng emulsion. So, tagal na ang emulsion. Ano yung condenser? Pag nabi condenser, siya nag-sabrado and ensure niya ang ano, ensure ang pen illumination of what light. And sinisigurado niya ang liwanag, ano yan, sinisigurado yung liwanag na ano daw, ensure even illumination of light punta kanino, towards, yan, towards the negative. Yan. Towards the negative. So, ang trabaho niya pala, i-focus ang liwanag papunta sa negative. Okay? So, yan pala ang trabaho ni, no, ni condenser. Pero hindi naman yan natanong. So, ang sagot natin dyan, anti-halation. Okay? So, gets natin ito guys. May tanong ba tayo dito? Sa ano sa number 21 na number 1 para sa akin. So wala. Okay. So next, a light tight box, ang keyword nyo, a light tight box. Design daw i-prevent i-block liwanag. Ano daw yung nagpe-prevent ng liwanag daw para hindi maabutan ng ano, liwanag. Okay? Ano nang hindi dapat maabutan ng liwanag? Ang sensitized material. Dalawang klase lang naman ang sensitized material natin.
Ano yung dalawang sensitized material natin? Kung nakikinig kayo sa lecture ko. Ano yung dalawang sensitized material natin? Kung nakikinig talaga kayo sa lecture ko. Film. Ayun, very good. So, meron film. At meron photo paper. So, tignan nga natin to. Ano yung light box? Oh, light box lang nga tinatanong eh. Diba? So, tanggal na yung light box kasi tinatanong nga light box eh. Ano tong filter? Ang filter, ang purpose niyan is enhance. Enhance, or if ever nangyaring ganyan at tinanong ng examiner, ano talaga pinaka-purpose ng filter? Siya ang nagsasala. Very good. Ang purpose niya is subtract, magsala. Okay? Tanggal na ang filter. Ano naman ang shutter? Pag sinabi naman natin shutter, ano daw? Tubo. Tama ba yun? Yung to view the coverage of the film? Ah, mali yun. Mali yan. Yan. Hindi yan. Tanggal natin yung bura-bura. So, ano yung shutter natin? Ang purpose ng shutter is to control yan. Passage. To control passage water light. Yan. Kontrolin ang pagpasok ng liwanag. Okay? So, tanggal na. Yung sinasabi mo kanina ang ano, yung to view. Ah, pang viewfinder naman yun. O, lagay natin dito. Viewfinder. Yan. Pag pinag-usapan natin yan, ang purpose yan is to view. Coverage na sakop coverage the given lens. Okay? To view the coverage of the given lens. So, ano sagot natin dyan? Ayun, ang sagot po dyan ay camera. And ang sagot po natin dyan ay camera. Next, number two, proseso. The process necessary for reducing, oh, tinatanong dito, bawasan ang silver halides into a form so as a Latin image. Yan. Ano ba yung Latin image? Anong tatandaan natin? Latin image. Tandaan, pag Latin image, not yet develop and develop. Hindi siya nade-develop. And a positive image. Positive image ang pinag-usap. Ano siya? Ayan yung visible result. Diba? So, be made resulting to what called a photograph. Okay? Ano yung dalawang klaseng photograph natin? Ano ang dalawang klaseng resulta ng photography? Ano daw mga tropa? Anong NP? Di ko alam NP. Ayun. It can be a negative or positive. Very good. Mga katsapopoy, ano ang original photograph dyan? Ano yung original photograph? Ano? Negative. Very good. Yan yung original. Ano naman yung ano? Yung duplicate. Duplicate from the negative. Ay, very good. Tingnan nyo na. Lakas nyo sa
Pia, sino ba teacher nyo dyan? Lakas nyo, panlaban na panlaban kayo ah. Sa tanggal na, ano, tanggal na yung silver halides, no? Tanggal na ang silver halides. Kasi ang silver halides, substance yan. Diba? Silver halides, it is a substance. Okay, that is sensitive substance. Sensitive light. Sensitive substance to light. So, mahal na rin yung manual process, pati mechanical process. So, ang sagot natin yan, that is a chemical process. So, next, number 3, lens. Oh, yan, tanong, lens. Ano ang purpose ng lente? Kung talaga teacher niyo doon, anong purpose ng lente? Ano ang purpose ng lente? Mga kachapopoy dyan, ano ang purpose ng lente? Ano daw yung purpose? Imaging. Yan. Imaging. Forming. Device. Yan. Ano pa? Ang lente pwede rin light gathering material. Light gathering material. Yan. Para saan ba ang lente? Sharpness. Ibig sabihin ng sharpness, focus. O trabaho ng lente eh, no? Kaso hindi naman yan tanong. Lens refract ray of a short wavelength more strongly than a longer wavelength and they're bringing blue ray. Okay, blue ray to a shorter focus than red. Ayun, paligid daw niya. Dahil daw, nagre-refract daw ang ray, nagbe-bend. Kaya yung short wavelength more strongly than those a longer wavelength. Kaya nga, di ba yung ano yung blue? Yung blue, short wavelength yun. Ang red, ayan yung strong. Okay? Kaso ang nangyayari, dahil nag-bend, mas kitang-kita yung paligid niyang kulay blue. Di ba? So, blue, tapos may red. Yung red, konti lang, medyo maikli lang yung red. Tapos yung blue medyo humaba, pumapal, kitang-kita ngayon. Isa-isay na lang natin yan. Pag rapid rectilinear, okay, pag rapid rectilinear, ano to rapid rectilinear? Ano ginamot nito rapid rectilinear? Oy, rapid rectilinear, ano yung sakit na ginamot niya? Ano ang sakit na ginamot ng rapid rectilinear? Anong sakit? Ah, sinamot niya ay distortion. Sinamot niya ay distortion. Okay? Ano ba yung distortion? Problema sa shape. Ba? Tama? Oh. Anong makakagamot sa astigmatism? Ang gamot din ay anag yan, ano yan? Yan. Ano ba itong gamot ng astigmatism? Anas yan, anas stigmat lens. O, tanggal na rin ito. Tanggal na rapid. Astigmat na. O, ang lateral aberration, other term yan, coma. Yan. O, coma. Yan yung comet style. Comet style, may buntot. Diba? Nagbubuntot. O, tanggal na. Sagot natin ay chromatic aberration. Yan. Problema sa kulay. Yun lang pala yun, no? So, sagot natin dyan ay chromatic aberration.
So, next. Number 5. The relation of the image. Ayan, ha? The relation of the image of the different or different points are incorrect with respect to another or to one another. Anong sagot natin dyan? Anong sagot natin dito mga tropa? The relation of the images of the different points are incorrect with respect to one another. Pag meniscus, ano tong meniscus? Uri siya ng lente, type of lens with no correction. Ay, hindi na makakorek. Ang comma, di ba yung ano yun, may puntot, di ba? Ano yung dalawang comma natin? Ano yung dalawang comma? Isang positive comma at saka isang negative comma. Okay? So, ano sa natin dito? Curvature of the field. Pag curvature of the field, ano pinag-usapan natin dyan? Ano tong curvature of the field na to? Curving of image. Diba? Tama. Nagki-curving. O, pag ano, curvature, curving. Yan. Parang ano yan? Alam niyo yung dome-like? Natatanda nyo? Dome. Pag depth of field naman, yung ano, depth of field, nearest, okay, from nearest, and by naglalag ako, lalag, nasa yun, ano ulat po, from nearest object, if far which is focus. Yan. So, nearest object to the farthest object, which is focus. So, ano sagot natin yan? Comma, meniscus, curvature of the field, depth of field. Ano sagot natin yan? Ano hula nyo? Ah, tignan nga natin. Very good. Galing ng mga tropa natin dito. Ah. Curvature of the field. O, tandaan niyo yung mga tanong na yan, ha? Pakitandaan ang mga tanong na yan. Huwag kakalimutan. Okay? So, next. Number 6. It is designed to transfer the exposed film. O, siya yung taga-transfer. Post film to the other side o tagalipat kala sa other side, ha? To take up spool and unexposed film, yung exposed film inilipat sa kabilang side para sumunod ang unexposed film, will be the opposite side of the lens for another exposure. Pag sinabi natin exposure, pagkikita ng sensitized material light. Okay? Pagkikita, exposure means pagkikita ng sensitized material at light. Kapag lip shutter, di ba, mga shutter naman yan, di ba? Ang itsura ng, ano, ng shutter na yan, yan, basta pabilog yan, ha? O, tignan nyo, pabilog yan. Enictura ng shutter. O, yung simbolo ng camera nyo, yan yung tinatawag natin lens shutter. Ang focal plane shutter, may mga plane, dalawang plane. Yan. So, this is the two plane. So, ang pasasama yan, pag ganyan, kapunta ng gitna. Okay, magsasalo. Ito naman,
going center. Ito, toward to center to. So, tanggal na ang natin, ang focal plane shot. Tanggal na ang lip shot. Tanggal na ang exposure. So, ano sagot dyan, mga kachapopoy? Ano ang sagot dyan, mga kachapopoy? Ayun, film advancer. Okay? Nasaan na tayo? So, next. Nasaan na tayo? Na, ano number 9? Ayun, number 7. Bagal ng net natin yan. Next, number 7. A lens. O, lens ang hinahanap. Yan. With variable focal length. With variable focal length. Yan. Kapag sinabing variable, iba't iba. Okay? Variable, iba't ibang focal length. Okay natin dito. Variable, iba't iba. Yan. Kapag focal length ang pinag-usapan, ang nasa utak nyo, size. Okay? Size of images. Tignan nyo, uri daw ng lente na may iba't ibang size of the image. Or the image can be adjusted or adjust continuously by the movement of one or more element in the lens system. Ano muna tong focal length? Ayan ha. Pag sinabing focal length, it is the distance from plane and distance from plane to the lens and distance from plane and yan and plane to lens. Okay? So, distansya ng plane sa lens, ang tawag natin dyan, focal length. Kapag focal distance naman, ang pinag-usapan dyan, distansya from the lens to ano, nearest check. Kanina yung depth of field, sama natin yung depth of field. Lagay natin dito depth of field. Depth of field. Pag depth of field, ay naman nearest object, distance from the nearest object, distance. Okay? Meron pang isa. Ano pa yung isa? Kasama na rin natin yung ano, hyperfocal. Hyperfocal distance. Okay? Focal distance. The rest object, ba naman ito, labas ng sagot na ito eh, no? Nearest object, maximum depth of field. Yan, maximum depth of field. Yan. So, natitake, itinitake note nyo ba? Nagtitake down notes ba kayo? Ah, nagtitake down notes ba kayo? Baka mamaya, binabaliwala nyo na yung ano ko, effort ko ha. Masakit pa naman yun, yung baliwalain ng effort mo. Yan, sabi na ano, with SS. Ba, with SS pa kayo ha? Ano yan, ultimate? Yan. So, ano yung telephoto lens? Okay?
So, ang telephoto lens, and ito yung uri ng lente na kung saan daw ginagamit paano sa far distance siya ng lente kami sa far distance. Yan. Pag halima, malayo ang distansya, pero pag sinilip mo dito, parang malapit din. Okay, sa ibang mansa, common daw yan, ginagamitan daw. So, surveillance. Okay? Common ginagamit. Ginagamit din ito sa mga ano, yung nag-stargazing. Diba? Stargazing. And stargazing. Yan. Saan pa common ginagamit ito? Terminology, saan ginagamit natin itong ano, telephoto lens? Pamboboso. O, oh, di ba? Kapag nasa malayong lugar ka, namboboso ka lang. Eh, ginagamit mo. Telephoto lens, no? Ayan, ha? So, alam natin mga gamit. So, pag zoom lens, combination yan. Ano ang combination ng zoom lens? Yung positive plus negative lens. Positive and negative lens. O, yan. So, syempre, hindi focal length. Hindi rin focal distance. At hindi rin photo lens. So, kasi ang photo lens, wala namang variable yan. Focal length, variable. Focal distance, hindi variable. So, zoom lens, yung naiiba-iba. Di ba pag inanin yung cellphone ng camera nyo, pwedeng lumapit, pwedeng lumayo. O, kasi zoom lens yun, di ba? Okay, yan ha. So, anong kaibahan ng ano, ng zoom lens sa telephoto? O, pag telephoto, yung malayo nakikita, ano nangyayari? Yung malayo, wide, very good. Ang galing na. Wide ba? Patay tayo dyan. Ginawa niyong wide angle lens yun. Diba? Ginawa niyo namang wide angle lens yun. Yung sinasabi niyong ano, wide, pang wide angle lens yun. Okay, tignan natin. O, lagay natin dito. Pag angle lens, pag wide angle lens, ang pagkakaiba nila and wider, yeah, wider depth of field plus yung DF, depth of field yan ha, plus yung kanyang yung image niya, image is reduced. Okay, image reduce size. Okay? Reduce size. Pag telephoto, lagay ko dito telephoto ha. Pag telephoto lens, andaan nyo. Pag telephoto lens, narrow, masikip, narrow, depth of field, and ito, enlarge. Yan. Di ba? So, anong sagot natin dyan? Zoom lens. Guys, nagigets natin yan. Pasensya na kayo kung madumi ang ating ano ha? Ang ating PowerPoint. Pasensya na kung medyo madumi at maraming sulat. Pasensya na ha? Nakakasunod ba tayo dyan? Okay, can we proceed on the number 8? Pwede na ba tayo mag-proceed sa number 8? Pwede na po ba? Ayun. So, next. Number 8. Ito. Tinatanong dito, Chori. O, kamaya may sumagot ng classical Chori dyan. Ha? Batok yun, ha? Pag may sumagot ng classical Chori, ginawa niyong intro to. O, tignan natin to. A Chori that was transcribe, yan, from the motion
of the water. Oh, ibig sabihin eh, may kinilalaman to sa kalab ng tubig. Oh, muna isang ng sagot, hindi nyo muna yung tanong. Sabi daw, may kinilaman daw or nahalin tulad sa paggalaw ng tubig. That if we observe a piece of log, oh, pag halimbawa nakita nyo pa daw yung, ano, yung troso na palutang-lutang sa karagatan with force of the air, o oh, na ano, tinutulak ng ano, na tawag dito hangin. Normal na daw na tataas o bababa yung trosong iyon. Okay, dito sa drawing natin, nasabi niya, parang ganyan daw. O, oh, diba? You know. O, diba? Diba yung favorite nyong, ano, yung favorite nyong hawakan? Yung favorite nyong hawakan, diba umaalog-alog din yun? Diba mga tropa? Diba yung favorite nyong hawakan, umaalog-alog din? So, isipin nyo nilang yung favorite nyong hawakan, parang ano pala yun? Parang, yan. Sabi, tapos na po tayo sumagot kapon mga lod, si sir naman. Ayan ha. So, tingnan nyo maigi. Diba parang ano yan yung, o, oh, limbawa, girlfriend nyo. Ayan, girlfriend nyo nilang. O, tandaan nyo, diba kapag ano, umaalog-alog, diba? O, ganun yun. So, taas-baba, yun, di ba? Pag maalog. Ang tanong natin dito, if nagtataas-baba or nag-wave-wave, ayun, parang alon. Okay? Pag modified wave theory, ano sa modified wave theory? Sa modified wave theory, nandyan ang ano daw, ang light daw is a equivalent daw na ano daw electricity plus magnetism. So electricity and magnetism, yun daw ang light. Yan, tanggal na. O, tanggal na yung modify nyo. Pag corpuscular theory, ang light daw is a form of very small particles. Very small particles. O, oh, diba? Sino ba itong interest ng ano na to? Ang corpuscular na to? Sino introduce na ito? Si, ano? Si Newton, ba? Newton. Hindi naman niya nasagot o tanggal ka na. Yan. Si modified wave theory, sino tong just neto? Si Maxwell. Si Maxwell. Si Hertz. Yan. Na. Dalawa na lang. Quantity. Kanino to? Kay Einstein. Kay Albert Einstein. Ayan ha. So, ang sabi dyan, light is like a what? Beam. Ayan. It's like a beam. Ang ganyan. Lang natira. So, ang sagot natin dyan ay wave theory. O, diba? Ganun lang naman pagsagot sa board eh. Yan, ang dali-dali ng mga tanong eh. Pero sana all ganun pa rin, no? Ang masama nyan ay lalong humirap. Pero kayang-kaya natin yan. Basta pagtulong-tulungan lang po natin yan. Okay? So, next, 9. May tanong ba kayo sa number 8? May tanong? Sa number 8, may tanong ba kayo dyan? So, wala naman, no? Yan. So, next, number 9. Yan. Ultraviolet means. O, anong ibig sabihin ng ultraviolet? O, pag sinabi kasi, ano, ultraviolet, ang common yun, kilala to sa black market as a black light.
And kilala ito as light. Saan mark si backlight? At may mga sagot ba dyan? Anong sagot kaya natin dito? Si ano pa? Puro A na kayo ha? Okay, o tignan natin. Isa-isahin. The word ultra, ibig sabihin yan, higit pa. So, we are referring to beyond. Okay? Inside, tanggal na. Before, tanggal. Below, tanggal. So, ang sagot natin dyan ay beyond the color of violet. Okay? Yung isa naman, yung ano, infrared. O, tingnan nyo to. Pag infra, red, the word infra means below. Kaya ang sa below, the color of what? Red. Yan, ha? So, may tanong kayo sa number 9. May tanong tayo dyan, mga tropa. So, I hope nakuha natin. Anyway, sino ba nag-introduce na itong ultraviolet na to? Si Ritter po. Na-invento nino Ritter ang ultraviolet. It was invented and discovered by Ritter. And na, number 9, beyond the color of violet. Okay, can we proceed for the number 10? And pwede na mo mag-proceed para sa number 10, mga tropa? Yan. So, next, laser. Yan. Ano ang ibig sabihin ng laser? Siyempre, tignan nga natin itong letter D. Light amplification stimulus emitting ray. O, tanggal na yan. Letter C. Light among scientific emitting. Tanggal na rin. Yan. Ito kaya, light amplified and simulated. Ano to? Enter of ray. O, tanggal ka na rin. Sagot natin yan ay light amplification by stimulated emission of radiation. Okay? So, nakakasunod ba tayo mga katropa dyan? Nasusundan natin. Hello? Nakakasunod ba kayo? Yan. So, next. Anuin ko lang ito ha. Lipat ko lang sa kabilang PowerPoint. So, yan. Wait lang natin to.